anunsyo ng Philippine Statistics Authority kahapon na bumagal sa 6.3% ang inflation rate o ang galaw sa presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas nitong nakalipas na Agosto. Yan ang ating pag-usapan. Kasama po si Undersecretary Rosemary Edilion ng National Economic and Development Authority o NEDA. Magandang umaga po, USEC, ma'am. Hello? Good morning, ma'am. Yes, magandang umaga. Opo, USEC, good morning. Magandang umaga. Opo. Ano po ang dahilan ng pagbagal ng inflation rate na ngayong buwan, USEC? Kung titingnan po natin yung mga commodities na bumagal ang ating inflation rate, ito po yung mga... teka po, ha? Opo. Kasi nakita po kasi natin na nagkaroon din ng pagbaba sa presyo ng mga ng ating mga produktong petrolyo. Opo. Kaya isa po to sa nakatulong sa pagbawas ng ating inflation. Pati na rin po yung mga vegetables natin, mababa rin po ang naging inflation nito. And actually mga meat din po natin, mababa po yung naging inflation nito. So yung inflation ng meat, fish and vegetables po. Nakikita ba natin na magtutuloy-tuloy ang pagbagal ng inflation, USEC, at ano ang mga nakikitang factors ng posibleng pagbilis ng inflation rate? Opo. Actually mga supply side factors ang isang nakikita natin dito. Kasi nga hindi pa sabay-sabay na yung recovery ng bawat sector. So nagkakaroon pa rin ng mga supply chain disruptions, hindi lang dito sa Pilipinas pero let's say yung sa ibang bansa kapag nagkaroon ng lockdown sa China, then for sure yung mga produkto na nanggagaling doon maapektuhan po yon. On the other hand, meron din tayong mga nakikitang factors din ng sinatawag naman natin sa demand side, kasi nga papunta na tayo sa Pasko, magpapasko na, tumataas din po ang demand natin sa mga produkto, no? Tapos meron din po tayong naging pagtaas ng transport fares at saka yung sa ibang mga region nagkaroon din po ng pagtaas sa mga wages. So ito po magkakaroon din po to ng epekto sa ating inflation. Pero actually kung halimbawa masasabayan po to ng pagtaas ng productivity, then pwede po na hindi natin masyadong maramdaman yung wage push inflation na tinatawag namin. Paano po nakaka-apekto mabilis o mabagal inflation rate naman sa pang-araw-araw na pamumuhay po ng ordinaryong Pilipino? Yeah, opo. No? Kasi pag halimbawa inflation, pag mataas ang inflation, ibig sabihin po nito bumababa yung ating yung sinasabi nating purchasing power, no? So lalo na po dun sa mga wage and salaried workers na hindi po tumataas yung sweldo nila, no? Depende sa sa inflation. Yung po mga nasa negosyo na po pwedeng tumaas din naman yung kanilang kita ayon sa presyo ng kanilang binebenta, medyo okay po sila, no? Pero yung mga fixed income earners, ito po yung medyo dehado rito, kasi yun nga, nababawasan yung pwede nilang mabili. So ang suggestion po namin is talagang maging very informed ang bawat isa, at talagang maghanap po kung saan pwedeng makabili ng mas mura, at kung maaari piliin din po yung produkto na mas mura sa ngayon. Ano po ang isinasagawang programa ng NEDA ngayon, ma'am, at ng ating pamalaan para kahit papaano'y maibsan ang matinding epekto ng mataas na inflation rate para po sa mga Pilipino?
Opo, ang ating pong pamahalaan ay nagsasagawa ng tinatawag namin na targeted na subsidiya, no? Syempre ang una nating tinitingnan dito yung para sa mga sa agriculture sector. Number one, kasi talagang affected sila, no? Then number two, kailangan din talaga nating ma-protection na nito yung sa food system na to, kasi lahat po to mararamdaman natin, eh. So kapag halimbawa mahirapan ng ating mga producers ng food, no? So pati po lahat ng consumers maapektuhan dito. So nandun po yung fuel subsidy para sa food and agriculture sector, pati na rin po yung fertilizer vouchers. Tapos alam din po natin na meron pa rin tayong patuloy pa rin yung libreng sakay dito sa Metro Manila para makatulong nga dun sa mga commuters natin, yung mga nagtatrabaho, pati na rin po yung mga estudyante para makatulong sa pagbawas ng kanilang gastusin, no, sa pamasahe. Sa ibang usapin po, very optimistic kang NEDA na mamimit pa rin natin ang 2022 growth targets ng Pilipinas kahit na mayroon pong pagtaas sa presyo po ng mga bilihin, yung inflation. Sa paanong paraan natin maabot ang growth targets ngayong taon, ma'am, this year? Opo. Ay, idagdag ko lang po, ano, meron din po pala tayong mga targeted na cash subsidies para po sa mga mahihirap nating kababayan, pati na rin nga po yung kabibigay lang din po ng DSWD ng mga educational aid. Doon naman po sa, ano, sa growth prospects natin, ang nakikita po namin kasi dito is malakas naman po yung ating ekonomiya, no? Hindi po ito tulad ng mga sakuna na meron po mga nasira ng mga infrastructure, may mga nasira ng mga building. Ang kailangan lang po talaga is maibalik natin yung kumpiyansa ng mga mamamayan, ng mga turista, para ma-resume natin yung ating mga economic activities. So yung po ang unang kailangan natin gawin is patuloy na buksan ang buong buong ekonomiya natin. And tingin namin, ito pa lang malaki na yung magiging, ano, malaki na yung magiging epekto sa ating growth. In fact, talaga pong ma-attain po natin yung, ano, yung naging target growth rate natin for the year. Ang NEDA ay sisimulan na rin ang pangangalap po ng mga input sa ito'y bula sa mga kabataan, pribadong sektor at sa mga planners ngayong buwan para sa development plan o Philippine Development Plan. Ito po PDP. Kailan ba nakaschedule itong mga forum na ito, USEC, para sa pagkuha natin ng mga inputs mula sa mga grupong nabanggit? Yeah, salamat sa katanungan, no. Actually, mag-uumpisa na po itong Friday. First with the youth muna, sa mga kabataan, and then sa susunod pa na Friday. So kumbaga every Friday po for the next 3 weeks, no, beginning this Friday. Bukod sa riyan, magkakaroon pa rin ng mga online na regional consultations, at pupuntahan din po namin yung mga rehiyon na medyo mahina yung kanilang internet connectivity. So kami po ay magpupunta sa kanilang lugar para marinig din po namin kung ano yung mga inputs nila. So yung Mimaropa, for instance, pupuntahan po namin sila, yung sa Region 8 at saka yung sa Caraga po. Yun po. Ano po ba ang mga sigurado o masasama o dapat na isama sa PDP? The Philippine Development Plan? Mm-hmm. Opo. Nakasalalay po ito dun sa ano, no, nakabase po ito dun sa ano, yung sa 8-point na socio-economic agenda.
kung saan ang numero uno po doon is yung i-protect natin yung purchasing power ng bawat Pilipino. Syempre numero uno, yung under that would be yung food security. Importante po 'yon, pati yung ano, yung social protection. Nandiyan din po yung pag-address ng socioeconomic scarring, especially yung ating learning losses, yung pag-ayos sa ating health system, nandiyan din po 'yan. Tapos yung ding sa ating yung mga yung fiscal management po natin, not only with respect to the spending, pati na rin po yung pagkalap ng revenues at pati po yung bureaucratic efficiency. Tapos yung mga strategies po to create more jobs, quality jobs, green jobs. Tapos meron din po tayo yung number 7 and 8 po, ito yung tinatawag naming enabling environment. Yung pong level playing field, yung competition, tapos yung isa po yung peace and security po ng ating bansa. Kasalukuyang nasa Singapore ngayon ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang state visit from Indonesia. Ano po inyong masasabi sa mga naganap na katatapos lang na state visit ng Pangulo sa Indonesia, ma'am? Yes, actually magandang bagay po ito para sa ating bansa, no, lalo na sa ating ekonomiya. In fact, that's also one of the strategies na nakikita namin sa next PDP, para nga po doon sa creating more jobs. Ang kailangan po natin is magkaroon ng dagdag na investments, dagdag na markets, at syempre ang isang kailangan nating tingnan din, parang pinaka-strategic, no, na lugar na titingnan natin yung mga kapitbahay lang natin. So yung Indonesia at Singapore nga po. So it's really very, you know, very very strategic po tong naging state visit na to ng ating pangulo. Mensahe na lang o paalala, Yusek, sa ating mga televiewers, sa ating mga kababayan. Yes, so salamat sa pagkakataon nito, at inaanyayahan ko po ang lahat na lagi pong bisitahin yung website ng NEDAC para po sa mga announcement tungkol po sa consultation sa PDP, kasi kung hindi po kayo makakapunta dun sa mga venue, no, magkakaroon po kami ng online consultations. Hindi po ito ang plano ng NEDA, no, we want this to be a whole of government and a whole of society development plan, so kailangan po namin ng inputs ng lahat dito, at kaya po natin lahat ito. We have seen that yung resilience ng Pilipino, at magtulong-tulong po tayong lahat para ma-attain nga po natin yung ating ambisyon ng bawat isang Pilipino, matatag, maginhawa at panatag na buhay. Salamat po. Maraming salamat din sa inyong oras, Undersecretary Rosemary Adelion ng NEDA. Ingat po, ma'am.